kamusta ka, Gibis? Okay lang. Alam mo, nakakatawa si Gibis kasi nung ini-interview siya ng mga researchers natin, tahasan niya na sinabing minsan siyang nalulong sa bisyo. Diba? Opo. Nakulong ka pa kamo, diba? Opo. Nalulong ka sa pinagbabawal ng mga bisyo, diba? Opo. Tapos, nagbagong buhay ka. Ano ang nag-udyok sa'yo para magbagong buhay at talikuran ng bisyo? Hindi na siya na kahit sigarilyo, inom, hindi na siya nagaganon. Anong nag-udyok sa'yo? Nahiya na ako sa ginagawa ko. Bakit? Ba't ka nahiya? Kasi... Nalaglag ka ba sa kuna nung bata? Parang nauna bumbunan nito, tapos hindi na pa-check ng nanay. Oo. Oh. Na ano... Nahiya ako. Wait, Ryan, trabaho lang yun, ah. Makakiss, eh. Hindi lang. Na, siguro, parang... Nahiya ka sa magulang mo. Kinausap ko yung ano, Panginoon. Parang ayoko nang, sabi ko, tamad na ako sa ginagawa ko. Sabi ko, tulungan mo na ako magbago. Ayoko nang ginagawa ko sa mga kapwa ko. Yun, oh. Tinulungan niya ako. Kahapon lang ako lumaya, eh. So ano yung pagpupunta ka rito? Ano, parol lang yon? Kahapon ka lang tuloy. Pero tingnan mo, congratulations. Thank dahil tinalikuran mo ang bisyong yan, ang daming oportunidad at swerteng dumating sa buhay mo katulad nito. Salamat diba? Po sa Panginoon. Feeling ko, kung hindi mo pa rin tinatalikuran yan, hindi bubukas ang napakaraming maliwanag na pinto para sa'yo. Iyon nga po, sabi nila, walang imposible pag naniniwala ka sa Panginoon. Correct. Ang ganda naman ng kwento mo. Natuwa ako na... So, bilang pinagdaanan mo yan ng matagal, nakulong ka, sa mga kasama natin dito, sino sa palagay mo ang positive? Sa lahat, si ano? Si Diego. Si Diego pa talaga? Hindi. Ganyan talaga mga mukha ng magnanakaw eh. Mukhang disente. Mukhang disente. Yung hindi ba ipapablatter, di ba? Oo. Pero okay. At balita ko, kagawad ka daw sa barangay ninyo. Opo. Naging kagawad po ako. Yun nga po, bali ginawa po akong ano, inspirasyon ng mga magulang. Pag may nagpasaway ng mga bata, may nagbibisyo, sinasabi nila na gayahin mo si Gibis, ano lang ba pinagdaanan mo? Eh si Gibis, napakaraming pinagdaanan yan. Kaya niya rin nagbago, kaya niya rin iniwanan yung bisyo niya. Oh. Gawin niya rin yan. At gusto mo daw magkaroon ng mas mataas na posisyon in the near future sa gobyerno? Depende po. Kasi ako, nagbabase po ako kung ano talagang plano ng Panginoon eh. Kung saan niya ako ilagay, doon na lang ako. Pero kung ikaw ang tatanungin ng Panginoon, anong posisyon ba ang gusto mong makuha sa gobyerno? Gusto ko maging drug lord. Oh! Oh! Ay, gano'n! Nagbago ka na! Biro lang. Hindi po. Ano po? Okay na yung sinabi. Na-inspire na kami nung simula eh. Nabawi pa eh. Hindi po. Gusto ko ano, siguro maging mataas na ano. Pangulo, ganyan? Ganyan po. Ah, okay. Since talagang ano, interesado ka sa pamahalaan, sa mga usapin tungkol sa lipunan, sa gobyerno, sa palagay mo, anong naging pagkukulang ng gobyerno sa taong ito? Siguro, isa lang sisihin dyan eh. Yung magulang nila. Hindi gobyerno? Hindi gobyerno. Kasi nagkamali yung pagkakagawa eh. Nagkakaganyan yung mukha. Nagkamali yung pagkakagawa. Natanong mo ba sa mga magulang mo kung may warranty ang birth certificate? Hindi naman kasi. Kasi pwedeng isa uli yan eh. Oo. O sige, okay. Maraming salamat. Salamat.